Good morning po sa lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aling umaga ay maging bukas ang pag-iisip. Maging bukas ang pag-iisip. Ang mahirap po alisin sa tao ay ang ating pagtatangi o pagkikiling ng pag-iisip. O sa English po, ito po yung bias o prejudice sa ating paniniwala at isip. Ito po narasan po ni Pedro sa mga gawa kapitulo 10 ng Biblia. Sa verse 28, sabi niya kay Cornelio at kanyang mga kasama na bawat sa isang Hudyo tulad ni Pedro na makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit, ayon kay Pedro, pagkita sa kanya ng Diyos na wala siyang dapat ituring na marumi at di karapat dapat pagitunguhan. Kaya yan po kay Pedro na ipasundo nila siya, hindi po si Pedro nagtubiling sumama. Sa verse 11, nakita po ng Diyos kay Pedro ang isang pangitain ukos sa mga hayop na kanyang dapat kainin. Na huwag niyang ituring na marumi ang mga ito dahil sila po ay nilinis na ng Diyos. Kaya manahal po aminin no, na ating hindi sinasabi, meron tayong mga pagkatangi o pagkikiling sa ating isip o bias or prejudice na kapekto po sa ating pagtungo sa tao. Halimbawa, sa ating panambahan, sa ating iglesia o church, may isang lalaking first-time visitor kang nakita. Medyo may edad na, hindi kagapuhan, naka-t-shirt lamang, kupas na maong pangsuot at lumang rubber shoes. At mukhang nahihiyang lumapit at magipag-usap sa ibang tao. Ano po isipin natin? Maaring siya po yung mahirap lamang at di nakapag-aral. At dahil dito, maaari ba siyang ating hindi lalapitan o kaibiganin dahil siya po ay mukhang mahirap lamang? Ito po pinaka-aral ng talinhaga ng mabuting Samaritano. Ito yung malimit ating ginagamit bilang arat paghamon ukol sa pagtulong sa nangailangan. O tama naman. Ngunit para sa akin, ang mas malagang aral dito ay ang maling pagtatangi at pagkikiling na pag-iisip ng mga Hudyo laban sa mga Samaritano. Sali po ating alisin ang diskriminasyon sa ating puso laban sa ibang tao. Salamat po.